Langin po tayo. Three, Panginoon, nagpapasalamat po kami ngayong gabi, Panginoon, na sa iyong binigay, Panginoon. Saan po, Panginoon, ginather mo po kami para mag-study sa iyong word. I pray, Father, that ikong kaalaman na kung saan galing sa iyo, Panginoon. Maintindihan po namin, Panginoon. Ang gustong ipaabot mo sa amin, Lord God. Lord God, dinalangin rin po namin ng yung salita, Panginoon, na ikaw po ang pagigay sa kanya, Panginoon. Kaalaman that rely in your own understanding, Lord. And ma-apply namin ito sa aming pangnaw-araw po, buhay. Hindi po namin po lahat-lahat. Panginoon sa amin. Sorry, nakik out si Sister Darren. Yeah. Go ahead, Sister. Ay, nawala. Pastor? Opo, nawala. Okay lang. Are you done with the prayer? Pastor? Sige. Amen na tayo. Amen. Nabitin kasi nawala. Anyway, it's 8:16 p.m. ng gabi, Friday, Life Crew, February 4, 2022. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At sana'y hindi kayo nilalamig sa panahon ng winter na to. So, let's turn it over to Pastor Bert. Pastor Bert, take it away. Good evening, James. Good evening, Sister Lenlen. Magandang gabi po. Good evening sa ating mga kapatid na walang camera dyan. Kung pwede, buksan nyo para makita namin, mabanag namin yung mga kagandahan nyo at pogian. Hi, Pastor Bong. Good evening. Good evening sa inyo. Kamusta kayo? Timbraso ko. Konti. Ayan. Good evening. Nasa Genesis 34 na po tayo. No? Salamat, Sister Darren, sa opening prayer na yan na truly indeed, we must depend not on our own ability or our intelligence, but asking the Holy Spirit to give us the wisdom to be the teacher sa gabi ito sa ating kalagitnaan at nawa ay mapulutan ng aral ang mga pag-aaralan natin dito sa salita ng Panginoon. And thank you po, Pastor Jeff, na for giving us that introduction. I believe tonight as we look into these passages in Genesis chapter 34, no? The story of Jacob, no? Here we can see Jacob's journey from the very beginning, and when he part ways with his family to the help of her mom, Rebecca, to go to Padan Aram and to alleviate the anger of his brother because he stole the blessing. Di ba? Alam natin yun. Tama ba yun? Ninakaw niya yung birthright, no? The blessing of the firstborn. Then nandun siya pumunta siya sa Padan Aram sa kanyang uncle na si Laban. Laban. And he stayed there for more than 20 years or 20 years. No? 20 years. Kasi he was deceived by Laban. He gave Leah instead of Rachel. Then he served another 7 years. So 14, then it says na nagstay pa siya ng longer. No? That's why it reached 20 years. So here we can see that when he left his uncle, no? Makikita natin na siya ay he ran away from Tagalog. Paano kasi yung Tagalog? Tagalog na ako. Tumakas. No? Siya ay tumakas sa kanyang uncle.
Uncle. Sa uncle niya, no? And then he settled that problem. Then after that, he met the angels of the Lord and trying to encourage him to go back, no? Sa kanyang kung saan siya nanggaling, to the promised land. So yun, at we see his level of faith is increasing, no? Na nagmamature siya, and he trusts more on the Lord while kapag na-encounter niya yung mga angel ng Panginoon, no? At siya'y nagtitiwala sa Panginoon. So siya, makikita natin na na-develop yung pananampalataya niya at patuloy na nagtitiwala sa Diyos, no? Continually trusting God. And then from there, he's preparing himself to meet his brother, no? Meron siyang agam-agam sa kanyang puso o yung takot, kasi alam niya nung nagkahiwalay sila, he heard from his mother na siya ay sabi niya na after the luksa, no, ng kanyang ama, mag-ready ka na, sabi niya kay Jacob, I will kill you. So yun, ay dala-dala ni Jacob for how many years since he part from their place, no? Ngayon pabalik na siya, and we heard that he's meeting Esau. And all the things that he prepared, no, yung pangamba niya, yung takot niya, yung plano niya, yung taktika niya. And then we also see, na makikita natin doon, if you have read that passage, he also trusted the Lord, no? Tumawag siya sa Panginoon, na nalangin siya sa ating Panginoon, nagtiwala siya sa kanya. Na ikaw, sabi niya, ang nag-utos na bumalik sa promised land sa akin, your command, your promises, sabi niya, blah, 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 no? So makikita natin doon na ang panalangin niya sa ating Panginoon. Nang inisip niya, hindi, when they met the both yung magkapatid, sabi na Esau put his face over his neck, no, and kiss Jacob. It means to say meron ng reconciliation at peace. At tinanggap ni Esau yung mga offer ni, even though he doesn't want, no, natanggapin yung mga offer niya kasi meron din kaya si Esau. He was also blessed by God, no, alam natin yun, pinagpala rin siya. So from there, no, na nag part ways na sila, and he went back to Seir, sabi nga. Then Jacob also went on his way going there, and then for so long it takes a number of years, no, naging silent yung panahon na yon. Then here in 34, makikita natin bigla lumitaw si Dina, no? Si Dina, ang anak ni Leia. Sino? Leia. Si Leia ba? Ex ni Bigsoto. Ay, yung ex ni Bigsoto. Dina Bonifil. Dina. Dina Bale, okay. Dina Bale. Si Dina Bale, this the chicks to chicks in. Okay. So si Dina si Dina ang apo ni ako. Ay, ano ba? May tanong lang ako, Pastor. Sa kanila, sa palagay nyo, noong bumalik si Jacob, tapos na-meet niya na si Esau, tapos nakabalik na siya sa Canaan, patay na ba si Isaac o buhay pa? Still alive, Pastor. Still alive. Yeah, he's still alive. Yeah. Kasi akala natin, di ba, dahil nag-meet na yung magkapatid, pwede nang patay ni isa si Jacob. Yeah. Pero buhay pa yung tatay, eh. Buhay pa. Buhay pa. Yeah. So makikita natin yan sa mga sumusunod na kabanata. Pastor, ang isa pang tanong, para mas malinaw lang, noong nakipag-wrestling si Jacob kay Lord na magdamag, diba tinanong niya, sino ka ba? Sabi niya, ako si Jacob. Yeah. Ako yung liar. Ako si Jacob. Ba, inamin niya na makasalanan siya. Diba? Pero, hindi pa pala doon talaga pinalitan yung pangalan niya. Ito pa lang, 34, dito pa lang sa chapter na ito. Kasi akala ko nga, ako mismo, akala ko doon na pinalitan yung pangalan niya. Diba? So, kininfirm lang dito. Okay, go ahead, Pastor. Nilinaw ko lang yun para in sequence nung kwento. Maganda yung pagkaka-review mo, eh. Parang walk through the Bible na rin yun.
Point by point. I hope my memory is still right. Pero dito, makikita natin yung binanggit na intro ni Pastor na the illustration of that case na nangyari sa anak ni Pastor. Ano yun? Peter Tanchi. Peter Tanchi. No? Really, it's very hard to accept in the family and even no yung trauma sa anak niyang babae. But the good thing is that she was able to overcome at naging patutupa siya. At naging witness siya sa mga case na ganun. Effectively used by God. So here in chapter 34, verse 1 to 31, if we read, magbabasa po tayo. 31 verses lang ito, if I'm not mistaken. Yeah, 31 verses lang. Yeah, 31 verses, no? So siguro, ano, magbabasa tayo lahat. Ilan ba tayo sa... Okay. Siguro, if we can read 1 to 4, yan, nakaano na dito. Sino pong unang gustong magbasa o magbasa? Sa, okay, ayun, meron siyang title sa itas, ano? Or Dina Defiled, or Dina, The Rape of Dina. No? Ay, mali pa lang tinitingnan ko. Okay, chapter 34 po tayo, Genesis. Can I ask, pwede po na basahin natin, Sister, nasa harapan ko ngayon si Sister Jasmine. Okay, number 1 to 4, verse 4. Leah's daughter Dina, whom Leah bore to Jacob, went out to see some of the young women of the area. When Shechem, son of Hamor, the Hivite, who was the region's chieftain, saw her. He took her and raped her. He became infatuated with Jacob's daughter, Dinah. He loved the young girl and spoke tenderly to her. Get me this girl as a wife, he told his father. Praise God. Amen. Okay, let us remember, no, yung background po dito, that they are now in a place where God promised them. But remember, there are already people on that surroundings or in that place or community na bago pa sila dumating doon, ano, meron na pong mga naninirahan doon, no? Ito nga, itong nadat na nila si Amor at saka si Shechem, no? Anak ni Shechem, si Hamor. They are Hivite or Tagakabite. No? Tagakabite ka ako. Hibite. Hivite. Who was the region chieftain, no? Yung kanyang ama ay hari, no? King Shechem. Okay. So dito ba yung makikita natin na ang lugar, ang makikita natin, ang mga tao dito ay hindi nila kagaya, no? They have different beliefs. They have different culture din siguro, there's a difference na makikita natin, no? They are pagan, or sasabi natin yung sa walk through the Bible kanina, kung narinig nyo pa si Pastor, si Peter ay nangangaral sa mga Udyo, si Pablo naman ay sa mga ginamit ng Panginoon sa mga Hentil, no? Gentiles are unbeliever. They worship gods, no? Small g. Hindi sila naniniwala sa tunay na Diyos, or they don't worship the true living God. Okay, so dito po ay makikita natin na the problem of raising children in a or growing up children in a unbelieving community, no? Na napakahirap. At dito rin po ay makikita natin na yung pamilya, yung mga anak ni Jacob ay puro mga lalaki, di ba? At dito ay makikita natin si Dina lang ang babae. No? So pagdating nila sa lugar na ito ay kagad, no? Sabi niya doon, he went out to see some of young women of the area. So nananabik din siya na makakita ng kaibigan siguro o mga neighbor doon na
maliban sa kanyang mga kapatid, puro lalaki yung mga nakikita niya, maliban sa nanay niya siguro na si Leia, no? Eh nakita niya yung mga nabalitaan niya at pumunta sa isang lugar na ito, no? And yet, may nangyari, no? Ito nga na be careful. Sabi nga na when you are a stranger in a one place, you must be, ano yun, sabi nga dito, pagdating mo dito sa Amerika, kapag meron nakikipag-usap sa'yo, beware of strangers. Don't talk to them. Don't talk to strangers. So dito ay parang nakikita natin na pala kaibigan si, ano, si Dina. Kasi siguro sawang-sawa na siya sa mga kapatid niya, puro mga lalaki. Naganap naman siya ng makaka, ano niya, na where she can identify herself na sa mga kababaihan, no? At yun nga, may nangyari, no? Si Amor propio. Kaya lang, hindi amor talaga, eh. Yeah, ito yung sumalbay kay Dina, no? Shekem po, Shekem. Okay, Shekem. Baligtad pala. Sana po Amor pala, no? Okay. Tatay niya pala si Amor. So dito nangyari na, no? Na si Shekem ay na in love o at first sight, no? Pero siya gil na gigil siguro na nakita niya sa karamihan ng mga babae dito ay ibang klaseng babae si Dina. Kaya yun nangyari, no? Kasi malakas siya, may kapangyarihan siya. At yun, inabuso si Dina. Okay. Agad-agad, so, ano po yung pati? Agad-agad siyang ni-rape. Kumbaga, yeah. Kumbaga yung pagkaka-describe kasi, took her and raped her. Kumbaga parang agad-agad. No? Kasi dito, Pastor, parang pinamumuka talaga na yung pagtingin nila sa babae nung panahon na yon sa Middle East, kahit naman hanggang ngayon, napakababa. Yeah. Kumbaga parang parang pag-aari lang, parang ganun. So nakakalungkot, no, yung kasi agad-agad kinuha ni rape, wala man lang sabi-sabi. Yung, ang Tagalog ng Shekem sa Kim. Chocolate. Yeah. Okay. So ano po yung mga takeaway niyo dito? So makikita natin dito na ibang kultura sila, no, di ba? Hindi siya nanligaw, hindi siya nakiusap sa pamilya. Pwede ba na ligawan, no? Pero ang nangyari din dito, humiwalay si Dina, no? Sa kanyang mga pamilya, no? Siguro lumabas siya, nagbiyahe siya mag-isa, no? Siya lang, no? Wala siyang kasama sa mga kapatid niya. Kaya yun, natukso siguro si ito, itong si Shekem, no? Kaya lang, huwag kang lalabas na ikaw lang mag-isa. Oh, yun. Ang advice ni Malaya, huwag ka raw lalabas na mag-isa. Ano na pag hindi mo pa alam. Okay. So ano po yung may dudugtong nyo dito, mga katukayo, mga ka-classmate natin? Mga katoto. Mga katoto. Ano po yung may bibigyan nyo pong karagdagang insight, whatever the you can give dito na hindi ko po nakikita. Pastor, yung culture lang kasi medyo nakakamangha kasi sa verse 3 sabi he became infatuated, no, tong si Shekem kay Dina, sa anak ni Jacob kay Leia. And tapos yung sumunod na sentence, he loved the young girl and spoke tenderly to her. So ibig sabihin mahal niya. Mahal niya si Dina, mahal niya si Dina. No? Gusto niya si Dina. Gusto niya mapangasawa. In fact, sa mga susunod na verses mangungulit sila na makuha tong si Dina, eh. Pero bakit inuuna mo yung pangre-rape? Kasi nga iba yung kultura nila. Iba yung kultura. Yeah. Oh, wala kasing Diyos tong mga to, eh. Tandaan niyo, wala talaga silang morality. Kumbaga, ito yung sinasabi ni Pablo na sexually immorals, nag-orgy, mga drunkards. Kumbaga, ano yung magustuhan ng laman, yun ang gagawin. Parang walang pinagkaiba sa aso. Pag nagustuhan
magpupo sa kalye, pupo sa kalye. Hindi naman nahihiya yun. Basta pupo na lang yun. Pag gustong umihi sa gilid ng poste o sa gulong ng jeep, iihi. Diba? Kung ano yung maramdaman niya, di ba? Pag susuka, minsan yung suka niya, kakainin niya pa eh. Di ba? O kaya yung pupo niya, kakainin niya. O kaya pag naramdaman niya yung init ng katawan, kung sino man yung aso, kahit yung nanay niya pa yan, o kapwa niya, yung tuta, kahit sino pa yan, eh may gagawin siyang kung ano man yung gusto niyang gawin. So yung pagkakahalin tulad nito sa mga tao na to na walang Diyos. Yeah. May anything goes. Ano, sa panahon natin, minsan, ganun din eh. Anything goes ang mga tao. Kinagawa nila kung ano yung makakapagpasaya sa buhay nila na wala nang Diyos. No? Iba naman, nagtatago sa likod ng Diyos. Kunyari, mabait, si congressman, nagsisimba pag linggo, pero Monday to Friday, apat yung asawa. So, baga, pwede rin naman na magmukha kang may Diyos. Pero ito, clearly, itong mga tao na to, ibang kultura, walang Diyos, na nagusto ang babae, kukunin, rape. Mm-hmm. Parang yung mga, ano, yung mga Egyptian, gusto si Sarah, kinuha. O, si Abimelech, gusto si Sarah, kinuha. Gusto si, si Rebecca, kinuha. So, pag may gusto sila, gagawin nila. So, clearly, pero ang pagkaka-describe, mahal. Mahal siya. At ipipilit ka na napakasalan eh. Okay. Hindi naman, ano, hindi naman talaga. Makikita lang natin yung disparity ng tao na walang Diyos. Walang Diyos. Yeah. Kaya talagang offended. Kaya offended itong mga ano, mga Israelites, Pastor. Go ahead, Pastor. So, kung mapapansin po natin, mga classmate, na itong tatay ni Sakim, ay tama ba yun? Ni Sakim. Nagkakabaligtad na eh. San na pamora. Ni Sakim, no? Yung tatay niya. Si Hamor, ano? Makapangyari niya. Makikita natin parang wala mang ano, parang hindi man pinagalitan yung anak na bakit mo ginawa yan, no? No? So wala mang pagsisisi o wala mang ano na parang yung tatay ay ganun din, no? Na ang ugali na makikita natin dito sa mga hindi mananampalataya o mga walang Diyos na ito na hindi sumasamba sa mga sa tunay na Diyos ni na Jacob, no? Okay, so dito ay nakita natin na sabi pa niya sa ama niya eh, pakikuha mo nga sa akin. Ay, and he told his father, sabi niya, get me this girl as a wife, he told his father. Yeah. So yung tatay niya, hindi man niya, ano, hindi man siya sumagot dito na loko-loko ka o ano. Patay tayo nito, sabi niya sana, no? Pero wala na nang makikita dito na siya ay pinagalitan o no? Dinisiplina, no? Okay. Parang pastor kasi may cultural barrier eh. Yung bang halimbawa, may pumunta sa bahay mo, hindi nagtanggal ng sapatos, di ba? Di ba mga Pilipino, Korean, Japanese nagtatanggal ng sapatos. O kung ibang lahi, pumasok, di ba parang nagugulat ka. O kaya minsan, nagugulat ka, biglang may pisita, bubuksan yung ref mo, di ba? Yung parang, kasi sa mga Pilipino, usually hindi ginagawa yun, di ba? Parang, pag sa amin, ginawa mo yun, may batok ka sa tatay mo eh. Parang sinabi ko sa'yo, pagpupunta ka sa kapitbahay, wag ka magbubukas ng ref. Diba? Eh, syempre, bata ka, curious ka. Diba yung ref, pag binubuksan mo, umiilaw? So, curious ka nun kung ba't umiilaw to? Pag sinara mo, namamatay, di ba? So, akala ng tatay ko, kumukuha kami ng pagkain doon sa kapitbahay namin, pero naaliw lang ako doon sa ilaw kasi yung ref nila, umiilaw. Pero yun nga, mapapagalitan ka kasi nga, yung kultura, binabiolate mo. Itong mga to, obviously, na-violate nila yung kultura ng Israel, kaya na-offend. Yeah. Okay. Wala na po kayo may dadagdag doon. Kung wala na po, eh, patuloy tayong pagbasa. Verse, ano na tayo, Pastor? Verse 5. 5 to 7. 5 to 7. Sino po yung susunod? Siguro po, no? Yung katabi ni Jasmine. Para po. Si Brother Aldrin na. Okay. Well, Jacob heard that Shechem had defiled his daughter Dinah. But since his sons were with his livestock in the field,
He remained silent until they returned. Meanwhile, Shechem's father, Hamor, came to speak with Jacob. Jacob's sons returned from the field when they heard about the incident. They were deeply grieved and very angry, for Shechem had committed an outrage against Israel by raping Jacob's daughter, and such a thing should not be done. Okay. So dito ay narinig o nabalitan na ni tatay, no, ng kanyang anak na siya ay inabuso, no, ni Shechem, no, si Dina, no. But since his sons were with his livestock in the field, siguro kapag sinabi po ito, talagang malayo, no, hindi lang malapit ito. Maybe siguro it takes days, yung mga kapag sila ay nag they pasture their sheep, no, pumupunta sa nito, ano ba, sa bukid, no, malayo ito, no, kumbaga. Pero sabi niya dito, Jacob remained silent, no, until they return, no. So walang parang ano po makikita natin dito, nagtimpi siya or nasak siya. Sister Len, ano po yung nakita nyo? Nasyak si Jacob, no? Oh, so, kasi bless siya eh. Bakit nangyari yun? Siguro ganun din yung pakiramdam ni Pastor Peter. Mm-hmm. Teka, nalingkod ako ng Diyos eh. Diba? Tapos ang pinunta ko, hindi naman ako nagpunta ng ano, Luneta para manggala. Nagpunta ako sa Bible study. Tapos pag-uwi ko, yung anak ko na-rape. Diba? Ganun yung pakiramdam ni Jacob. Pero ang kahanga-hanga naman dito kay Jacob, may natutunan na siya sa mga naging experiences niya sa buhay. Eh. Kasi mapapansin niyo dito, sabi dito, he remained silent until they return. Ibig sabihin, nagtimpi. Diba? Pwede namang magwala ka. Diba? Pero siya, nagtimpi siya. Kasi alam niya yung magiging reaksyon ng mga anak niya. Pero nagtimpi siya. So dito, mapapansin mo, ibang Jacob na to. Hindi na to yung dati na basta-basta ano, gumagalaw. Ngayon, eh, nag-iisip na siya. Medyo matured na siya. Kumbaga, mararamdaman mo na may relasyon talaga sila ng Diyos. Okay. Then sa verse 6, sabi niya, meanwhile, Shechem's father Hamor came to speak with Jacob. No, ito yung pangalawang akbang, o yung akbang na siguro masasabi nating tama, no? Na bilang ama ni Shechem ay kasi inutusan siya, no, ng anak, di ba? Can you kindly, sabi niya, meron bang kindly? Wala man nata. Tatang, sabi niya, pakikuha mo nga itong babae ito para sa akin, sabi niya. Inutusan pa niya yung tatay niya, no, na walang ano, walang makikita natin, parang walang respeto, parang ganun. Pero ay sumunod naman. Dito makikita natin so makikita natin na mahirap din pala, no, yung I believe the differences in culture, kaya dito ano pang tawag sa Tagalog kapag kayo ay sa amin mamamanikan, eh, o yung anong tawag doon, ma? Tagalog ba yun? Yeah, manikan. Tagalog yun. Oh, mamanikan. Okay. Tagalog, mamanikan. Panunuyo. Sisibak na sama. Oh, yun. Panunuyo. Panunuyo, okay. Okay, so yun, ano? And then, nabalitaan na rin ng mga ano. No, Jacob's sons returned, no, from the field. Siguro isang linggo silang I don't know kung ano yung ginawa nila, ng aso o yung mga tupa nila o yung mga kamelyo, saan nila dinala, no. Ngayon bumalik na sila. They heard about the incident, no. And then anong nangyari sa kanila? Sila ay naapektuhan ng gusto, no. They were enraged, deeply grieved. And very angry, ayun na, no? Sila ano ito sa Tagalog, yung sumiklab na yung ano nila, yung galit, ano?
Nagpuyos ang damdamin. Oh, yun. And committed an outrage against Israel by raping Jacob's daughter. Oh, sabi niya, for Shechem had committed an outrage against Israel by raping Jacob's daughter, and such a thing should not be done. Okay. Kasi Pastor, ano to eh, hindi lang to pambabastos doon sa babae kay Dina. But pambabastos to sa entire Israel. Oh, yeah, no? Kaya offended sila, kumbaga. Mm, parang baga eh, yung lahi nila, no? Yung kanilang ano bang tawag doon? Which is they're deeply honored, no? Yung mga kung ano man yung kanilang mga beliefs or tradition o yung pinanggalingan nila, no? Ito'y kanilang pinapahalagaan at ito ngayon ay binastos lang ng minsan sa pamagitan ng pangyayaring ito sa kanilang kapatid na babae, no? Mm. Parang ano sila, parang anong tawag doon, parang they were slapped in the face, no? Sabi nga, nakakalalaki kayo, parang gano'n. Sabi ng mga, pamba sa Pilipino, nakakalalaki ka, parang gano'n. Oo. Oh, parang ano ka, sabi gano'n. Yun nga. Sinabi na ni Pastor. Nakakalalaki ka. Wala bang gusto mag-ano dito, magbahagi? Ano po yung nakita nyo? Hindi ba, di ba sinakop na nila yung lugar na yan? I mean, dapat sila na yung parang... Hindi pa po nila entirely nasasakop. In fact, hanggang ngayon... It was promised to them, yeah. Kasi kung mapapansin nyo, sa ano, nabanggit ko yun eh, sa Book of Revelation eh, pagka dumating tayo dun sa Walk Through the Bible, ipapakita ko sa inyo dun yung mapa na supposedly, ang sasakupin nila hanggang Syria, malaki yung binigay sa kanila ng Panginoon eh. Hindi yung ganun kaliit. Na until now, 2022, hindi nila nasakop. Kumbaga, kasi nga, itong Israel medyo atras abante eh. So, nangyari, sila yung nasakop. Kumbaga, pero itong time na yan, partly may nakuha sila, no? Pero hindi pa buo. Kasi maalala nyo sa storya na yan, aalis na naman dyan si Israel eh. Pupunta siya ng Egypt kasi kinuha siya ng anak niya. Mag-a-abroad siya ni Joseph. Tapos nung namatay si Joseph, lumabas si Moses. Si Moses, ibabalik niya na naman dyan. So pagdating ni Moses, hindi niya rin masasakop lahat. Kasi hindi nga nakapasok si Moses pala dyan dahil nga yun yung promised land. Ang nakapasok dyan, si Joshua, kung naalala nyo. Itong si Joshua... madami siyang nasakop pero hindi niya nasakop lahat. Hanggang dumating kay ang pinakamarami nasakop itong si Haring David. Yan, pero hindi niya pa rin nasakop lahat, kumbaga. Mm-hmm. Kasi busy siya kay Bathsheba. So, pero kumbaga makikita niyo dito kasi nga hindi nila sinusunod ang Panginoon na binigay na sa kanila, pinagpapabukas-bukas pa, hindi nila sinasakop lahat. So, eto ang lagi nilang problema, yung mga sister cities nila, yung mga karatig lugar nila na mga kingdoms. So, yun yung nagiging tinik sa kanila. Hanggang ngayon, ganun pa rin hanggang ngayon. So, kaya, kung ang tanong ni Tita Amy, kung nasakop ba itong mga to, hindi po. Kumbaga, mapapansin nyo, very independent pa itong ano. Pero kung papansin nyo, hindi po ito bansa. Ano? Chieftain lang kasi itong si ano, Hamor eh. Ibig sabihin ng chieftain, ang hawak mo ay isang probinsya lang o maliit lang, hindi ganun kalaking grupo. No, unlike kasi pagka bansa, si hari ang tawag sa iyo. Yeah. Lumalabas technically si Israel, maliit pa lang siya, parang chieftain lang din siya. Si Abraham parang chieftain lang. Hindi pa talaga sila yung malaking bansa talaga. Go ahead, Pastor Birch. Okay. Wala na po kayong dadagdag doon. Patuloy na po tayo. Verse, ano na tayo? 8 to 10. Okay. 8 to 10. Susunod na nakikita ko dito, Sister Amy. Kayo po yung nasa harapan ko ngayon. Pakibasa lang po. Thank you po. Okay. Verse 8 to 10.
Hamor said to Jacob's sons, "My son Shechem has his heart set on your daughter. Please give her to him as a wife. Intermarry with us, give us your daughters to us, and take our daughters for yourselves. Live with us. The land is before you. Settle here, move about, and acquire property in it." Ano yung, Pastor, ano yung, kung natatandaan nila, ano yung pinagbabawal ng Lord na intermarry, na ino-offer nitong si Hamor? Intermarriage. Oh, di ba? Pinagbabawal ng Lord ang intermarriage, di ba? Pag-compromise, ano? Pag-compromise. Kasi wala, wala nga ito. May mga Diyos-Diyosan ito eh. Ayaw ni Lord eh. Oo, oh, makapagpalitan ng daughters. Okay, para. Yeah. So, ano ang napapansin ko dito, Pastor? Ang si Hamor, yung tatay ni Shechem, ay said to Jacob's son, no? Hindi kay Jacob mismo, ano? Parang nakasabat yung mga anak. I don't know. Eh, yun ang kasi ang galit. Hindi ko ma-picture, no? Sila kasi ang galit, eh. Kasi ina-apis ni ano eh. Itong si Hamor, inoy, kumbaga, nangipag-peace offering siya sa mga anak. Kasi alam niya, si Israel, eh, nakapagtimpi pa eh. Guided pa ng Holy Spirit eh. Itong mga anak, mainit ang ulo. So doon siya nag-o-offer na very appealing sa kanila yung offer. Kasi ang ino-offer, o yung mga daughters namin, asawahin nyo, yung daughters nyo, asawahin namin. Pagkatapos, itong lupa namin sa inyo na, the land is before you, sabi niya, settle here, dito na kayo tumira. Kasi nomads nga sila, di ba? Palipat-lipat ng ano, area. Tapos ang sabi niya, pwede kayong mag-acquire ng property dito. Naalala ko lang yung Pilipinas, di ba? May batas tayo dun eh. Bawal bumili ang hindi Pilipino ng lupa. Tama ba yan? Ang foreigner? Bawal sa atin eh, ang foreigner eh. Na bibili ka ng lupa o kaya mag, ikaw ay yung parang may-ari ng malaking kumpanya or something. Para, I don't know. Pero parang lupa ata bawal. Mag-asawa sila ng Pilipino. Pwede mag-asawa. Mag-asawa ng Pilipino? Mag-asawa ng Pilipino pwede. Pwede po. Pero pero tita, yung bibili ng lupa, halimbawa bibili ako ng sugar cane plantation, Amerikano ko, hindi pwede, no? Hindi. Hindi. Oh, kasi nga, yun nga, pinoproteksyon na ng Pilipinas yung kanyang sovereignty. So, eh dito, willing sila ibigay. Oh. Ibig sabihin, eh, talagang pamigay na to. Gusto nila talagang ano, makipag-deal dito sa Israel. Oh, dito po ay makikita natin sa verse 8 nito na yun nga yung tatay ni Shechem, he wanted to settle down, no, yung to asking for the hands of their daughter. So hindi lamang po yung kasal, no, pero sabi niya meron na siyang dinagdag pa rito eh, no, yung mga anak niyo, and you can live with us, the land is before you. So hindi lang yung ano, pag-asawa, no? Parang ano na siya, in order to siguro para hindi sila mag-away o hindi na sila, ano ba, hindi na sila... Saka Pastor, matalino rin po si Hamor. Magkaroon kaya, ng problema, no? Kaya po Pastor, gusto niyang makipag-intermarry din dito sa Israel. Alam niya naman kasi na itong si Israel ay blessed. Kasi napurbahan niya na yan. Nakita niya na maraming ari-arian, mayaman. Tapos yung Diyos nila, pinapaboran sila. So matalinong matching. Yeah, matalinong matching tong si Hamor eh. Kumbaga. Parang gusto na niya yung full package. Ano? Hindi lang yung anak. Ito yung mga ari-arian. No? Gusto na niya na, okay, you can settle here and let's do the business. parang halimbawa, Pastor. Halimbawa, si Aldrin, sabi niya kay Jasmine, Jasmine, magpakasal na tayo. O itong kotse mo na rin to. O itong computer ko, computer mo na rin to. Pero si Jasmine, yung pala, ang pagmamayari niya ay kumpanya, malaking lupa. So kumbaga, alam ni Aldrin na pag nagkasal sila,
magme-merge yung magkakaroon siya ng access doon sa pagmamay-ari ng mapapangasawa niya. So itong si Hamor, gusto niya makuha yung si Dinah para mapagbigyan nitong si Shechem dahil nga konsentrador siyang ama. At the same time, pagka na intermarry niya itong Israel, may access na siya sa Israel. Mula doon sa mga babae ng Israel, mula doon sa kayamanan ng Israel. Kasi ano na tayo eh, kumbaga merging tayo, kumbaga. So kung ang Israel oo dito, bad deal sa kanila yan, kumbaga. Yeah. Plus they violated the will of God. Para iwas gulo na lang sabi niya ano na lang tayo sama-sama tayo para wala nang competition sabi ni ito si Shechem no. Si okay. Hamor. Si Hamor, yeah. Okay. So pero makikita natin danger dito, yun nga yung nasabi niyo kanina na as the word of God says, his command not to assimilate or to take a wife, no, from the unbelieving nation, no. Kung hindi ma-defile or ma-dilute, no. Tama ba 'yan? Opo. Yung kanilang no, because God is, remember, God is raising a nation, ano? A holy nation. A holy nation. No? Yeah. Kaya tinawag si Abraham upang magpasimula siya ng malinis na lahi. Kaya sila ay ginaguide ng Panginoon eh, no? So makikita natin dito na what do you think, no? Sa buhay ng isang Kristiyano, dapat tayo pala ay bilang isang ama, siguro sa mga anak natin in the future sila magkakaasawa, pero ngayon pa lang dapat talaga yung kanilang mapapangasawa sabi nga ni Pablo, don't, ano ba yan? Sabi niya na, don't be yoked. Equally yoked. With equally yoked, no? Yoked. Dito yung mga din natin, no? Okay. Verse 11 na tayo. Sino po yung susunod? Sino ba yung nakikita ko sa harapan ko ngayon? Si Len, si Sister Len, okay. Then nakikita ko yung pangalan mo. Then Shechem said to Dinah's father and brothers, grant me this favor and I'll give you whatever you say. Demand of me a high compensation and gift. I'll give you whatever you ask me. Just give the girl to be my wife. Okay. No, itong anak na ang nagsalita, no? Bibigyan niya ng dure. Grant me. Kumbaga po kasi, kung titingnan mo, parang kung mapapangasawa ko tong babae na to, may may-ari ng lupa, pinagpala, basta madami siyang ari-arian. Kaya ano ba naman magpadugo ako, mag-credit card ko na lang, ano ba gusto mo? Di ba? Kumbaga parang ano parang tinitis ka lang eh. Oh, ngayon, gusto mo ng diamond, bilang kita ng diamond. Gusto mo ng bagong kotse, Tesla, bigyan kita. O, di pa, baga parang iniisip mo, yaman-yaman naman ito. Pero sa totoo lang, wala talaga yun. Kasi pag kinasal na kayo, ikaw rin magbabayad, no? Parang ganun. Baga, tinatrap din nila, nila Shechem itong si Israel. Dahil alam nila, si Israel ay blessed. Kaya maganda yung paalala niya, Pastor, ano, dun sa mga anak natin na huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Pero hindi lang ito patungkol sa pag-aasawa eh. Ang context talaga nito, binanggit ni Pablo, ay maging sa mga negosyo, maging sa mga kasunduan, na alam mo namang hindi mananampalataya, huwag kang masyadong nahipag-deal doon. Kumbaga, now, don't get me wrong, halimbawa kasi ako, meron akong restaurant. Hindi naman yung puro Christian lang papasukin ko at papakainin ko. Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin, kung ako makikipag-sosyo, diba, dapat sa tao na may paniniwala rin sa Diyos kasi pwede niya akong lukuhin, pwede niya akong dayain dahil wala namang paniniwala sa Diyos. Parang ganun. Sa negosyo, sa lahat ng bagay, sa politika, sa kumbaga, basta ikaw yung makikipagkasundo, no, huwag kang makipamatok sa hindi mo kapwa mananampalataya. So, pati sa pag-aasawa, sa lahat ng areas.
Hey, yung mga iba, hindi ko pa narinig yung mga ano yung mga kuro-kuro nyo, ha? Sino pa ba yung hindi pa nakakapagbigay dyan? Sister Len? Po. Wala pa po umakita, eh, ano pa lang eh. Inuumpisahan pa lang yung kwento. Okay. Naging init pa lang si Sister Len. Okay. Tuloy tayo. Verse, ano na tayo? 13 to 17. 13 to 17. Okay, susunod po. After... Okay, si... Magtitimpla lang. Magtitimpla lang, Pastor. Magtitimpla lang akong hat choco. Okay. Kapalik ako. After Sister Len, si Sister Darren. Sister Darren. From 12 to 9. And in 12 to... Or no, 13 to 17. 17. Okay, 13 to 17. But Jacob's sons answered Shechem and his father Hamor, deceitfully because he had defiled their sister Dinah. We cannot do these things, they said to them. Giving our sister to an uncircumcised man is a disgrace to us. We will agree with you only to this condition. If all your males are circumcised as we are, then we will give you our daughters. Take your daughters and ourselves, live with you, and become one people. But if you will not listen to us and be circumcised, then we will take our daughter and go. Mm-hmm. Okay, so dito makikita natin na meron ng deal, ano? Ito na. Si Jacob. So yung mga anak ni Jacob, no? Hindi si Jacob, hindi yung tatay, ano? Ang naka-front. Kasi ang mga galit ay yung mga anak, eh, no? Kaya sumagot sila, no? Jacob's sons answered Shechem, no? And his father Hamor. Ano yung sabi dito? Yung word na yun? Hindi, yung sinabi na deceit, ano yun? Deceitfully. Nakita niyo po yun sa verse 13? Nakita ko rin ito. Oh yeah, deceitfully. Yeah. Because he had defiled their sister Dinah, o dito gusto sabihin, meron na silang plano, no? Meron na silang balak, no? Okay, sabi dito, we cannot do this thing, they said to them, no? So parang ano, pinapainan sila. Hindi pwede ito hanggat hindi kayo umaayon sa aming kagustuhan, no? If you... Ano yan, Sister Len? Custom nila. Yeah. So, we will agree with you only on this condition, sabi, no? Hindi lang yung condition ni Shechem na ano sinabi nila na kahit anong gusto mo, ibigay namin, no? Pero hindi nila pinili yun. Ang pinili nila ito, itong condition na ito. No, ito yung kanilang gustong mangyari. Sa verse 15, sabi niya, ibibigay lang namin ang aming kapatid na babae sa inyo. Only on this condition. Ano yung condition? Yung binasa ni Sister Darren. If your males are circumcised as we are, no? Then we will give you our daughters. Daughters, hindi lang si Dina, no? Daughters. Yung mga iba pang, iba pang babae. Take your daughters for ourselves, live with you, and become one people. That's the only time, no? Dito lang na makikita natin, mag-agree kami sa inyo. We will have a joint venture, mga negosyo, mga pamilya natin, sila-sila, mag-aasawa, no? And we become one people, sabi niya, no? But, inulit na naman dito. But if you will not listen to us, no, yung condition, kung hindi nyo susundin yung condition, ano ba yung condition na iniingi nila? Lahat ng lalaki, circumcised. Yeah, Sister Pepot, lahat ng mga lalaki ay dapat matuli, no? Because then we will take our daughters and go. Or in, kung hindi, kukunin namin ang aming kapatid at kami aalis, no?
So para sorry yeah. po sir. Sorry po. Para po mas maintindihan nila yung kwento. Tanungin natin sila, baga, ano bang pagkakaintindi niya sa circumcision? Yeah. Baga, kasi sa atin ha, sa kultura natin, tabu yan eh, hindi pinag-uusapan. Yeah. Baga, kasi part kasi ng katawan ng lalaki. Na private part. So kumbaga yung mga Pilipino, tumanda na lang sila. Wala talaga silang idea. Anong ginagawa sa circumcision? Ba't kailangan nun? Di ba? Parang, kumbaga, pag naintindihan natin yung purpose nun at specifically paano ginagawa yun, then makapag-identify tayo dito bakit nila tinatrap itong mga Hivites na to. Di ba? Okay. So, kayo sa palagay nyo, ano bang pagkakaintindi nyo, bakit kailangan mag-circumcision? Bawa, sa atin na lang, sa kultura natin Pinoy, bakit? Bakit kailangan may circumcision? Una, hygiene. Okay. Ano yan? Hygiene, yeah. Science. Well, scientific. Science. Medically, hygienic. Hygienic. For hygienic purposes. No? Bakit hygienic? Kasi, pagka inopen mo yung parang bumabalot doon, hindi magpo-form doon yung mga kumbaga mga secretions ng lalaki, no? Kumbaga hindi siya magiging madumi, parang ganun. So sabi ng science, it's for hygienic purposes, no? Pero come to think of it, pwede man naman hugasan, di ba? Pwede naman ganun lang, parang ganun. Pero ba't kailangan na ihiwain pa, di ba? Parang but saan nang galing yun? Parang ito i-open. Yeah. I-open yung ano, para madaling linisin. Opo, that's the way, that's how Filipino does it, no? Ganun din yung mga Vietnamese, mga ibang lahi, no? Ganun din yung ibang mga kahit sa Middle East, ganun din yung ginagawa. Pero surprisingly, ako nung dumating ako sa US, kasi one time, napag-usapan namin yan sa opisina, no, nagtrabaho ako dito bilang youth counselor, no? Eh, syempre, iba-iba kaming lahi doon. Tapos, basta napag-usapan lang one time, kasi boys home kasi yun, eh, parang boys town. Napag-usapan yung topic na circumcision. Lumalabas, lahat ng mga kasama ko doon, di sila circumcised. So, kasi iba-ibang lahi, eh. Iba-ibang lahi. Mga Mexican, di sila circumcised, mga ano. So, napatanong talaga sa sarili ko, no? Kasi hindi ko siya pinagtutuunan ng pansin. Kumbaga, kasi nga, sa kultura natin, hindi na pinag-uusapan yan. Parang tabu, parang ganun. Mm. Pero kung titingnan mo mabuti, meron siyang reason, eh, ba't na dapat mo siyang aralin. Kasi unang-una, ang hiniling ng Panginoon, no, na bilang isang covenant, ay circumcision, no? Kasi ito yung law. Law nga eh, kasi covered sila ng law. Kailangan mo magpa-circumcise kasi yung law. Pagdating kay Jesus, wala nang ganun. Ang kailangan mo is circumcision of the heart, no? Kumbaga, magbago yung puso. Para, yun yung covenant mo, bago. No? Kumbaga, pero ito ay culturally, ginagawa pa rin ng mga Israelites hanggang ngayon at ng mga Pinoy, no? Pero at least ang mga Hudyo, alam nila kung bakit. At saka sila, on the eighth day ng pagkaanak ng batang sanggol na lalaki sa ikawalong araw, doon sinicircumcise. Tapos halos sleep lang yan eh. Halos sleep. No? Hindi naman yung talaga katulad sa ating mga Pilipino na grade 5 ka na, grade 6 ka na, no? 11, 10 years old, mga ganun. Doon ka lang tutuliin. Matagal na pa. Halos traumatic sa aming mga kabataan yan dahil kumbaga, parang something na private. Una, maghuhubad ka. Tapos, pangalawa, painful. Pagkatapos, hindi mo naman alam kung anong reason, ba't mo gagawin. Parang ganun. Sabi-sabi lang. So, unlike yung mga Hudyo, gagawin lang nila yun is because slit lang. Parang because to achieve a certain law. No? Which is ngayon, wala nang law na ganun. No? So, itong mga to, itong sa kay Israel, ni-require nila kasi it's a law, no? Yun eh, covenant nila yun sa Panginoon eh. O sige, mag-aasawa kami,
pero kailangan magpa-circumcise kayo. Kasi yung doon sa mga nagiging mga foreigners na tumitira sa Israel, ganun din na nire-require nila yun, magpa-circumcise din. Pero ito, ginamit nila as a trick. Hindi naman talaga nila gustong makasama itong mga ito. Eh. Kasi you need to understand, kaya ako tinatanong, from a perspective ng lalaki, after mo ma-circumcise, no, una, yung process, painful. Tapos magmamanhid ng bahagya yan. No, siguro, mga after mo ma-circumcise, magmamanhid yan ng for like 3 hours and then the pain will start to go back. So, kasi sugat yan, open wound. Pagkatapos, no, may punto pa yan ng second day, third day, no, sa tawag natin sa kultura natin, nangangamatis. 'Di ba? Sabi nga nila pag nakita yan ng babae, mangangamatis, no. Pero talaga, ang tawag doon, eh scientifically, it's ang tawag doon ay infection. Na-infect kasi siya, kaya namamaga. So imagine mo on the second day, third day, namamaga, yun yung time na kapag ka bagong tuli ka, hindi ka masyado makakagalaw. Usually, nanonood ka lang ng TV. Okay. Basta hindi ka masyado gumagalaw. At saka ito yung time na nakapalda ka. Ewan ko, natatandaan nyo yun, no, mga kabataan nyo. Nakikita nyo, may mga batang lalaki nakapalda. No? Hindi ka makapag-basketball. Basta hindi ka makakagalaw. Kasi yeah, nga, painful. So, second day, third day, nangangamatis, namamaga, or infected siya. So, kasi importante na maintindihan natin to dahil yung susunod na mga verses, makikita mo yung strategy dahil na-experience ng mga anak ni Israel, ginamit nila to laban sa mga Hivites. No? Kasi may ginawa sila eh. Ayun, yun ang aalamin natin. Ano yung ginawa nila? Ano yung trick na ginawa nila? At ginamit nila yung circumcision. Kasi pagka hindi mo naintindihan yung circumcision, kumbaga, hindi mo ma-connect na paano sila nakapag-trick, nag-covenant lang naman. Pero yung covenant na to, extremely painful talaga. Yeah, go ahead, Pastor Bert. Okay. So yun po, yung physical nito, result ng circumcision. Pero yung binabanggit po ni Pastor dito, actually, this is a covenant between God and His people na kay Abraham, kung matatandaan natin, ano? Before yung sa Genesis 12, in order to receive that blessing, no, yung promise sa kanila. So ang Panginoon ay he made a covenant that through this circumcision, no, that's why itong magkakapatid nito, because of their religious conviction, sabi nila, unless you will not have circumcised, you will not give our sister to kay ano ito. No? Hindi bibigay. So dito po ay makikita natin yung dalawang bagay. Ano po yung dalawang nakitang bagay dito? At saka itong mag mag-ama. They use this covenant, una yung magkakapatid, in order to trick this father and son, no? Hindi nila talaga ano, ang hangad talaga nila is not to follow the covenant of Abraham, but for them, nakita ko dito, to trick, sinabi nila, deceitfully, they will take this chance to deceive them, no? So ginamit nila yung covenant na yon, yung circumcision, in order what? Makikita natin sa susunod na verse, no? Kung ano yung gagawin sa kanilang pamilya o yung kanilang tribo, no? O yung kanilang grupo. Sa kabila naman, itong mag-ama, they take advantage of this ano covenant. Hindi para lang sa they will honor that covenant that God made to Abraham, but in order to just to satisfy yung anak niya or to have Dina at saka yung mga iba pang inisip nila na yung sabi nga ni Pastor magkikipag kayamanan nila, yung kayamanan nila,
para wala ng away, wala ng competition. Pwede din yung asawanin yung mga anak namin na babae, kayong mga lalaki, sabi ganun. So parang ginamit lang nila yung covenant na yon, yung circumcision. So they have a wrong, ano yun, maling pananaw, no? Yung kahalagan ng covenant na yon na circumcision. So they fail, no? Pareho sila, kahit na itong mga anak ni Jacob ay talagang makikita natin yung paninibugo nila. Tama ba yung paninibugo, yung galit nila? Opo, Pastor, actually, para sila nag-violate eh. Kasi yeah, para sa Lord, yung covenant na yun mahalaga. It signifies yeah something. So ginamit ng mga anak ni Israel, pandaya. Yeah, deceitfully, yeah. Ginamit naman ng pang-deceit, yeah. Pag ginamit naman ng mga Hivites para eventually maka-merge nila itong Israel. Kunyari, kasi parang ganito yan eh. Parang naniligaw ka ng Kristiyanong babae. Sabi mo, oh, Christian na rin ako. Yeah. Attend ako ng church nyo. Sige. Oh, tapos, sige, ano na rin, pabaptize na rin ako. Sige. Tapos, lahat ng gusto mong pagawa, gagawin ko. Sige, di ba? Pero hindi naman talaga sa puso niya tinatanggap ang Panginoon. O di naniwala yung Kristiyanong babae. Halimbawa, pinakasalan niya. O yun, sa pagsasama nila sa marriage, dun lalabas yun. Kasi hindi mo maitatalo. Artificial lang. Artificial lang. Kasi yeah, kahit pagpa-circumcise yung mga to, hindi naman circumcise yung heart nila eh. Wala naman sila, di naman sila loyal sa Panginoon. They're not living a holy life. So eventually, kapag ka pumasok sila sa Israel at nakipagkasundo ang Israel, gagahasain lang nila lahat ng anak ng mga Israelites. Hindi sila magbabago. Same thing, ano? Ganun din. Kaya sinasabihan natin mga kabataan natin, mag-iingat kayo. Hindi porque umatin ng Bible study or nagpabaptize sa church nyo, sasagutin nyo na. O pastor, yan ha, nagpabaptize na, Christian na yan ha, sasagutin ko na. O eh, pagka-marriage, no? O di mangyari. Kasi, kaya sinasabihan minsan ng pastor, yung kabataan, no? Eh, ang kabataan, sinasabihan ng mga pastor, kasi para hindi magkaroon ng pighati sa buhay na maiwas sa kapahamakan. Yeah, pagdating kasi ng panahon, yung pastor din naman ang gagambalain niya sa counseling eh. Di ba? Ang problema. Problema rin yung pastor, pa-counsel kayo ng pa-counsel dahil nga ang foundation mali. Di ba? Yeah. So, hindi sinasabing mali yung tao, walang maling tao. Ang hintayin mo, tumanggap talaga kay Kristo. Pag tumanggap kay Kristo, meron kang affirmation mula sa Holy Spirit, then saka mo mapangasawa. Pero kung wala, ang tendency, broken marriage talaga. Parang ganun. Kasi nga, at kagaya nga nitong mga Hivites, gusto lang nilang isahan tong Israel. Pero yeah, pag nag-merge na sila, ay nako, kawawa ang Israel sa kanila. Which is, laging na-experience sa Israel yan. Okay. So, yun po, no? Sa mga kabataan natin, wala naman tayong kabataan ditong kausap. Wala ba yung mga Raymundo at saka... Okay, susunod. Ano na tayong verse? 18 to... 20. 20, okay. Ang nakikita ko dito, si Tita Pepot, Sister Pepot. It's your turn. Nakamutata kayo. Okay. Ayun. Okay, they were saying good to her favor and his son Shem. The young man did not delay duties because he was delighted with Jacob's daughter. Now he was most important in all his father's family. So Hamor and his son Shechem went to the gate of their city and spoke to the men of their city. Nakumbinsin na, Pastor. Nakumbinsin na si Hamor at si Shechem. Tapos pumunta na siya doon sa gate ng city nila, kinausap na nila lahat ng kalalakihan. Ito yung sinabi nila. Ayan. Next. So nag-buy-in na yung mag-ama. Tapos yung natapos silang mag-buy-in doon sa idea ng mga anak na Israel.
kinausap niya yung mga kalalakihan ng bayan nila, na mga, yung mga Hivites. Ito yung sinabi nila. Ayan, verse 21 hanggang 23. Ah, nakamute po kayo, Pastor. Si Sister Amy, nagbasa na po kayo? Basa na po. Si Brother Rene po. Brother Rene, nandito si Brother Rene, okay? Brother Rene, kayo po yung sa susunod, 21 up to 23. Good evening, Happy birthday, Kiko. Happy birthday, Kiko. Verse 21. These men are peaceful toward us, they said. Let them live in our land and move about in it. For indeed, the region is large enough for them. Let's take their daughters as our wives and give our daughters to them. But the men will agree to live with us and be one people only on these conditions. If all our men are circumcised as they are, want their livestock, their possessions, and all their animals become ours. Only let's agree with them and they will live with us. Okay. Okay, so nakita po natin yung intention ng mag-amang ito ay si Amor, ano? Sabi niya na ang mga taong ito ay ano, payapa ba or peaceful? Peaceful. No? Hindi sila hostile sa kanila. Hindi sila inaaway, kumbaga. Yeah. Iba kasi yung kultura nila. Eh, no? Hindi sila, kahit na nomad sila, pero hindi sila ganun kabalasik. Hindi sila barbaric. Well, eh. At saka pansin nyo, sabi niya, yeah. Kumbaga, nirape na natin yung anak. Tama yun, hindi naman lang pumalag. So, peaceful to mga tao. Oh, peaceful to mga tao to, hindi to violente. Tingnan natin, mamaya. Yeah. dagdag lang. Marami pong mga nomads doon, yung mga na-encounter ko, yung mga Bedouin at saka yung mga Pulani, na napaka-tapang nila. No? Nakakatakot na yung itsura. Nakakatakot din yung mga ugali nila. Na nung nandun po ako, magpapapicture lang ako doon sana sa camel. Nagalit sila sa akin. At saka ano po sila, talagang ano sila, marami silang mga tradisyon, no? Mga pinagbabawal. Kapag binayolate mo, talagang patay ka doon. Kaya salamat po at nandito ako ngayon. Iningatan ng Panginoon doon. Marami pong nangyari doon na ang mga taong ito talagang mababalasik po sila. Pero nakita natin dito sa kultura naman ni na mga pamilya ni Jacob, kahit na nagagalit sila, pero still they were able to see in them, no? Itong mga si Shechem at si Amor at yung mga ano nila, na iba yung pang kultura, pananaw sa kanila yung kultura nila. Ibang iba. These men are peaceful. So dito ay makikita natin na sinabihan na nga sila na yung kanilang mga katribo na kung tayo ay mag-agree sa kanilang kondisyon, well, mangyayari yung sinasabi ni Amor na ang kanilang mga possession, yung mga pamilya nila, they can intermarry and have business with them, no? At magiging isang ano na lang sila, sabi niya, one people, no? Or one nation. Magano na sila, mag-assimilate sila. Okay, pero meron danger dito, no? Hindi dapat gawin ito ng pamilya ni Jacob. So pero trick lang 'yon. Sa ating nakita, no? Gagamitin lang talaga yung ano, yung ginagamit nilang bargain na yung circumcision. Okay, wala na po kayong dadagdag dito? Ano po yung masasabi niyo dito, Brother Rene, yung sa binasa niyo? Wala na po kayong dadagdag? Nakaano po kayo? Naka-red yung ano niyo, yung mic. Nakamute. Pero mo basta. Okay, ano po? Hindi ko narinig si Brother ano, Rene. Okay, so sunod na po tayo. 24 to 20
9? Sir, 29? 24 to 29 po. Okay, sino pa? Sister... Si Brother James. The Raymundo Brothers. Sino kaya itong James nito? Pag may tanong kayo, huwag kayong may... Yun! Yun. Pag-usig! Si CJ. Okay. Sige pa. Mabuhay ka, Brother James! Nandiyan ka pala. Okay. All the men 24. Okay, all the men have come to the city gates, listened to Hamor and his son Shechem. And all those men were circumcised. On the third day, when they were still in pain, two of the Jacob's sons, Simon and Levi, Dinah's brother, took their swords, went into the unsuspecting city and killed every male. They killed Hamor and his son Shechem with their sword, took Dinah from Shechem's house and went away. Jacob's sons came to the slaughter and plundered the city because their sister had been defiled. They took their flocks, herds, donkeys, and whatever was in the city and in the field. They captured all their possessions, dependents, and wives, and plundered everything in the houses. Plundered everything in the house. Amen. Okay. Nangyari na, no? Revenge. Yung balak ng mga... Masakir. Puro violence nga, Pastor, eh. Oh, violence, puro, ano? Puro mula sa rape, di ba? Hanggang sa masakir. Yeah. So, vengeance, no? Peacefully ang nakikita nila, pero ngayon, the outcome is... Horrific, ano, yung nangyari. So, yeah. Yung walang totoo talaga. Naisa sila. Naisahan. Naisahan. Okay, babalik lang po ako doon sa sinabi ni Pastor na if you make business, ano, sa field of business, kung makikipag-transact kayo or anong tawag doon na makikipag-partner ba or socio. Socio? Yeah. Eh, better na kilalanin muna talaga. And as much as possible, kung kamukha mo siyang mananampalataya, at least wala, meron siyang takot sa Panginoon na hindi kanya lolokohin, no? Yung sinasabi ni Pastor. So dito, makikita natin, eh, naglokohan sila eh, di ba? Kaya lang, naunaan lang sila. itong anak ni, ano, ni Jacob na talagang namanan nila sa tatay, di ba? Sabi ang tatay, eh, deceiver, eh, di ba? Supplanter. The one who holds the hills. Hindi ka bibitawan hanggat, di ba, nung ipinanganak sila, eh, nakahawak siya sa, ano yan, sa hills ni Esau, di ba? Do you remember that? Deceiver siya. No? Ito rin yung mga anak niya. Parang, ano sa palagay nyo? Naman na ba or what? Yung pagiging deceitful nila. Pwede. Pwede. Nagbago naman na yung tatay eh, pero nama na yung pangit na ugali. Pero pansinin nyo, sino yung sumugod? Si Simeon. Simeon? Si Levi. Bakit ito yung galit na galit sa palagay nyo? Bakit sila yung galit na galit? Sila yung ilan ba yung magkakapatid? Ang tanong muna siguro, Pastor. 12 po sila eh. Pang-13 itong si Dinah, babae. O, pang-13. Diba? Pero si Dinah kasi, anak ni Leah. Leah. Si Simeon at si Levi, anak ni Leah. So, full sister nila yan. Hindi nila half-sister. Oh, yun. Full sister yan. Kaya galit na galit sila. Yeah. Kasi ba't hindi naman ganoon ang reaction ng iba? Kasi half lang, ba, yung mga anak nila Bilha, yung mga anak ng slaves, 'di ba? Hindi naman nag-react ng masyado. Galit din 'yon for sure. Pero itong si Simeon at si Levi, no, at saka itong si ano, mga anak ni Leah, si Judah, anak ni Leah, si Reuben, yan. Ang sumugod talaga ng una, itong si Simeon at si Levi. Itong si Simeon, talagang medyo brusko to. Dahil ito yung nagpaiwan pa nun sa ano eh, matapang na nagpaiwan sa
kay Joseph, sabi niya, sige, ako na lang maiwan dito, papalayain mo na si Benjamin kasi mamamatay yung tatay namin. So matapang talaga si Simeon. Si Levi, ito naman yung ninuno ng mga Levites, yung naging pare, di ba? So imagine nyo, bakit sila ang dalawa na naunang sumugod at nandaya? Dahil si Dinah ay kapatid nilang buo. Yeah. So yung pain, mas masakit sa kanila kasi anak yun ang nanay nila. Nakuha natin. Yeah. Baga, mabigat sa kanila yun. Parang ganun. Okay. Saka pastor, na napansin niya, on the third day, sinempuhan talaga nila. When they were still in pain. Kung aalalahanin natin nung tinuli tayo dito, mga kalalakihan, di ba? On the third day, masakit yun. Hindi ka masyado naglalabas ng bahay nun. Hindi ka nga nanonood ng mga nagbabasketball, baka tumama sa palda mo yung ball eh. Baka duster ka. At iiyak ka talaga. So, ibig sabihin, baka duster na tapon. Yeah, hindi ka makagalaw eh, nung panahon na yun eh. So, alam nila na habang tulog itong mga to in pain, saka natin patayin. So, this is a complete massacre. At ito ay premeditated murder. Malaking ano ito? Kung sa panahon na ito, malaking kaso ito, ano? Oh, malaking kasalanan, ano? Kumbaga, kasalanan. Murder at saka premeditated pero hindi mo napatay, parehas lang ng sentensya. Yeah. Kasi ibig sabihin, sa loob mo, buong muna, napapatay mo na siya. Sa loob mo, ah, kumbaga, kompleto na. Premeditated. Ito, premeditated na, pinatay pa nila, hindi lang pinatay, minasakir nila. Okay. Balik lang ako dun sa tanong ko, Pastor, na ano sa palagay nyo, kung ano, yung namana ba yung ugali ng tatay nila o meron silang sariling dapat pananagutan? Ano po yung nakikita natin dito? Sa Romans 3:23, ano ba yung sinasabi dun? Na, for all have sinned. For all have sinned. No? For short. And for short for the glory of God. So, yung kasalanan ng mga anak ay tatay, hindi kasalanan ng ng mga, ang tama ba yung sinabi ko? Ang kasalanan ng tatay, hindi kasalanan ng mga anak. Ang kasalanan ng mga anak, hindi kasalanan ng tatay. No? Free will nila yan, Pastor. Free will, no? Free will. It's their choice, no? Maring maring nakita nila sa tatay nila na deceiver. Maring na-justify nila yung tatay nga namin ganun. So may factor 'yon, pero kahit naman ako, tatay ko, halimbawa, madami namang pagkakamali sa buhay, pero may free will ako, pwede ko siyang gayahin o hindi. 'Di ba po? So ganun din 'yon. Kumbaga, maaring nakita nila na deceiver itong si ano, si Jacob. Pero kung ikaw ang anak, maayos ka, eh, ba't mo gagayahin? Alam mo na mali, di ba? Pero itong mga batang to, itong si Simeon, si Levi, alam na nila. Kumbaga, desidido na sila. Hindi na to patungkol kay Jacob. Patungkol na to sa kanila. At mananagot sila sa Panginoon. At hindi lang nila pinagpapatay, hindi lang nila minasakir. Kinuha pa nila yung mga asawa. At kinuha pa yung mga gamit, yung mga flocks, herds, donkeys, no? Whatever was in the city and in the field. Kinuha nila lahat. Plundered, pinagnakawan. Di ba? So, sa palagay niyo, Pastor, hindi lang talaga yung pinagtatanggol nila yung, meron pa silang, yung kapatid silang babae. No? Meron talaga silang hidden agenda. Na, aside from ito'y kanilang gagawin, yung pag nanakaw na ito. Eh, no? Or, yeah, Pastor, kung pagtatanggol mo lang kapatid mo, patayin mo na lang. Yeah. Ba't nagnakaw ka pa? Yeah. Ano, ano bang rason mo? Wala ka ng rason doon. Ano ba kasi, justify mo na napatay mo kasi pinagtanggol mo yung kapatid mo. O sige, halimbawa, sabihin natin, lumusot yung kay Lord, halimbawa lang, which is hindi naman. Pero, paano itong pagnanakaw mo at pagkuha mo ng ano ng mga asawa? Diba yan, no? They captured all their possessions, dependents, ibig sabihin yung mga slaves, yung mga katulong, and wives, mga asawa ng mga sundalo na yun na pinagkapatay nila, kinuha nila. So ginawa nila mga concubines. No? Ito yung ayaw ng Panginoon. Eh. Kasi pag hinaluan mo yung holy nation,
ng mga people na mga hindi naman talaga nananampalataya sa kanya, then may daladalang mga Diyos-Diyosan yan. Mm-hmm. Then the problem begins. Di ba? Yeah. Pero merong ano dito, Pastor, na para sa ano natin, there's also a one lesson here na kung talagang ano, if they at war talaga, no? Sabi nga, kapag sila'y nasa gera, kung nanalo sila, sinasabi sa salita ng Panginoon, the booty, no? Yung mga, yun nga, yung mga na pag-aari nila, yung mga ari-arian nila, they can have those, no? Kung sila'y nakipag-gera. At war. At yung booting yun, yun ang kanilang pag-aati, no? Reward, kumbaga. Yeah. Pero dito, makikita natin, hindi sila talaga na lumaban sa gera, eh. Yeah, it's not wartime. It's not a wartime. Actually, may peace pact pa nga sila diyan, 'di ba? Kasi magme-merging sila, eh. Mm, yeah. So talaga blatant ano disrespect sa Panginoon yung ginawa nila. Yeah. Okay. So mananagot sila. Mananagot sila. Okay. Okay. Praise God. Tuloy na tayo. Sino pa? Meron pa ba tayo hanggang oh, meron pa. Ito na po. Last na to. 30 up to 31. Sino pa yung hindi nakapagbasa? Si Eri, Pastor. Si? Pardon, Pastor Bong. Si Pastor Bong. Ay, Pastor. Sige, Pastor. Apo. Verses 30 to 31. Apo. Sa NIB ako, no? Then Jacob said to Simon, Simeon, and Levi, you have brought trouble on me by making me a stand to the Canaanites and Perizzites, the people living in this land. We are few in number, and if they join forces against me and attack me, I and my household will be destroyed. Mm-hmm. But they replied, should he have treated our sister like a prostitute? Mm-hmm. Yeah, rason nila, no? Pero actually, it is not, no? Okay. Salamat po, Pastor Bong. So, dito, makikita naman natin. Parang nasa trouble na naman si Jacob, di ba? He was in trouble with Esau. Then he was in trouble before he leave the place of Laban. Now, we can see here that, again, yung mga anak niya, no? Ay parang sakit ulo ata, sabi ni Jacob. Ano ba naman ito? Sabi niya, paano nito? Nakapaligid niya. Yeah. Nakapaligid itong mga hindi mananampalataya sa atin. Kung susugurin tayo, yeah. Ano ito? Mamamatay tayong lahat o tepok tayo, sabi niya. Ano? Kung sa ginawa ninyo, sabi niya. Mm-hmm. You have brought trouble on me. No? So, Pastor, ang reaction kasi dito ni Jacob, is that ibig sabihin wala siyang plano na atakihin itong Hivites. Yeah, di ba? Tapos ang nakikipag-deal hindi naman si Jacob, yung mga anak na, di ba? Mga anak, yeah. Oh, tapos ang nag-set up yung mga anak. So hindi alam ni Jacob 'to. Mapapansin niyo yung reaction ni Pastor Peter at saka reaction ni Jacob na both in tune sa Panginoon ay naghihintay ng vengeance mula sa Panginoon. Kasi sabi ng Biblia, the vengeance is the Lord's. Wala sa kamay natin ang magiganti. Diba? Vengeance is mine. Oh, so ngayon, nangyari, ginawa nito si Simeon at si Levi, sila yung nagiganti. So ayaw ni Jacob noon. In fact, pinagalitan niya yung dalawa niyang anak. Sabi niya, oh, nagdala kayo ng trouble. Kasi you're making me odious. No? Ibig sabihin, ng odious daw, sabi ng Google, eh, extremely unpleasant. Ginawa niyo akong extremely unpleasant sa mga inhabitants dito. Yan sa mga Canaanites na yan, sa mga Perizzites na supposedly binigay sa atin to ng Panginoon. Pagkakaisahan nila tayo, susugurin nila tayo. Ang liit-liit natin, sabi niya, we are few in number. No, kaya pagkaya, nag-unite ka mga yan against us at inatake tayo, sigurado wasak tayong lahat. Diba? So, kumbaga, pinapagalitan niya yung mga anak niya na mali yung desisyon niyo, mali yung ginawa niyo. Diba? Pero sumabat yung, hindi sumagot, sumabat. Sumabat yung dalawang magkapatid. Sabi niya,
Eh, kaya namin nagawa yan. Bakit? Should he treat our sister like a prostitute? Di ba? Parang gina-justify nila. Yung ano, mali naman talaga yung ginawa sa kay Dinah. Pero, sinasabi lang dito, malinaw na malinaw, hindi mo pwedeng gawan ng mali ang isa pang mali. Kumbaga, mali na nga yung ginawa sa'yo, gaganti ka pa rin ng mali. Di ba? So, kumbaga, mapapahama ka lalo. Yeah. Okay. Take away. Take away. Take away na tayo. Mm-hmm. Okay. Ano po yung mga take away natin? If you have any take away. Okay. Sister Amy, kayo po yung nakikita ko na number one sa picture frame ko. Ano po yung pabawon nyo o pabalot nyo? Ano po yung takeaway nyo kay Jacob sa mga anak niya o sa kwentong nabasa po natin? If you have any takeaway? Ano po? Ang nangyari po talaga nagalit lang talaga yung kapatid. I mean, which is normal. Yeah. Parang kumbaga a tooth for a tooth ang nangyari. Yeah. Pero maganda yung pinakita ni Jacob na naging ano siya. Naging mahinahon siya. Mahinahon, yeah. Yun. Okay, that's good, no? Kahit na yung mga hindi mananampalataya, kapag tayo nakikitungo sa kanila, dapat tayo ay they will see in us that Christ-likeness, ano? Kasi tandaan natin, this is a chosen nation. They must represent the true living God, ano? Kaya maganda po yung attitude ni Jacob. And yet, yung mga anak, hindi pa talaga na ano, maybe they are still learning from their father or ano. Mapusok yung mga kabataan, ano? That's why sa isang tahanan, ang ama ay dapat pinapakinggan ng mga kabataan, no? Yung ama ay siya ang mangunguna, no? Sa kanyang sambahayan or what? Family. Yan. Meron pong tinatanong si Alvin. Ano po yun? $5. Ang tanong mo. Ano daw? I mean, pwede naman daw makipag intermarry or ganyan, yeah, sa ibang lahi, yeah, para ma-disciple mo sila o makasama, yes, mo sila sa faith mo. Mm-hmm. I mean, there's a chance na they will be saved. Be saved, di ba? Yeah. Totoo po yan. Meron talagang, in fact, may mga storya na gano'n, ano, na pangasawa nila ay ibang lahi o kaya ibang faith, no? Pagkatapos, mm-hmm, ba, Buddhist, mga ganon. Tapos, mm-hmm, dumating ang pagkakataon, nakita yung Holy Spirit sa asawa niya, sumama na, naging Kristiyano na, di ba? Yeah. So, pero, yung chances po na yun, masyadong mababa. No? Hindi ko sinasabing hindi mangyayari, pero mababa yung chances. Ang sinasabi kasi ng Panginoon is, kumbaga, doon kayo sa mas malaking chance na maging successful yung marriage nyo. Mas maganda kung parehas kayo ng pananampalataya. Pero it doesn't mean na ang napangasawa nitong isang tao na to ay hindi mananampalataya. Ay hindi na rin magiging mananampalataya yon. That's very possible. Depende nga kasi how you will reflect Jesus sa buhay. Witness, yeah. Yeah, sa witnessing mo. Kasi halimbawa, kung Christian ka lang sa bibig, sabi nga, Christian sa nguso, hindi sa puso. So, hindi nakikita nung asawa mo. So, wala rin. Hindi rin siya magbabago. Parang ganun. So, pero yung chances na mas malaking success, mas maganda kung parehas kayo. Yung parehas nga kayo, hindi pa kayo magkasundo minsan. So, pwede siyang maligtas, Pastor, through the example of the husband or wife. Ano? Yes, possible na pa. Pero as much possible, yung paalala sa atin ni Pablo na if possible, kung mas maganda, may takot na sa Diyos kagad yung pipiliin mo. Pero if not,
meron pa ring chance, no? By the grace of God, sabi nga, na yung pag-ibig ng Panginoon sa pamagitan ng the way how you personify Jesus in your life, kung ikaw man ay ang asawa na Kristiyano, hindi man Kristiyano yung lalaki, sa inyong pamumuhay, makikita niya. And siya posible na walang hindi ko pastor sa ma anito maganda itong sinasabi ko. He will there's a chance, no, na siya ay ma-convert, kumbaga. Yeah, there's a possibility. Okay, so ano pa? Okay na po yun. So okay, susunod na pabalot. Sister Baba. Amy, thank you po. Balutin mo ako. Pastor ako. Sister Wien, sister. Tita Len. Okay, Tita Len. Huwag kang mag-decide hanggat galit ka. Okay, huwag kayong mag-decide. Nang ano galit? Nang galit. Hanggat galit ka. Ano yung gusto sabihin nun? Huwag kayong mag-decide. Mag-gayain si Simeon tsaka si Levi. Okay. The decision hanggat galit ka, hanggat hindi malinaw ang isip mo. Oh, kasi dapat out of anger, mali ang mga magagawa mo. Okay. Okay, gets na. So wag po raw kayong ano 'yon? Nakalimutan ko. Wag kayong mag-desisyon. Huwag kayong makikiharap sa mga tao na kausap nyo na nagalit, no? Dapat maging mahinahon at payapa ang inyong damdamin. Dapat malinaw ang isip mo bago ka humarap. Okay. Bago ka mag-decide. Kasi kapag galit ka nga na humarap sa mga tao na merong nagawa sa'yo, siguradong hindi maganda yung magiging resulta. Kapupuntaan ng yung pag-uusap. Di po ba? Ganun po yun? Tapa. Okay. Thank you, Sister Len, sa pabalot mo. Okay. Sino pa pong susunod? Para mabubusog tayo ngayon. Ang gaganda ng mga pabalot nyo. Okay. Yung nakikita ko dito, yung mag-asawang Aldrin at saka si Jasmine. Okay. Ano po, kapag merong merong nagsasalita sa atin or hindi maganda mas magandang yun nga po manahimik ka ni Jacob kasi si God po yung bahala. Okay. So may punto siya, tumahimik ka muna. At pero patience is the Lord. Oh yan, ipaubaya, ipaubaya sa Panginoon. Merong punto, ano? Okay. Dagdag ko lang po yung sa testimony ko naman po yung katulad po nung na-hit and run ako. So, hindi ko na po kilala kung sino yung nag-hit and run sa akin. So, I just leave it to God. Si God na lang po ang bahala. Mm-hmm. Sino man po siya. Sana lang din na po siya makapagbiktima ng iba. Yeah. Okay. Pag-pray natin na hipuin siya ng puso ng Panginoon at he will face that consequence, no? Parang tinakbuhan ka, ganun. Nabunggo ka ba? Hit and run po ako. Hit and run. Okay, hit and run. Okay. So, yun po, mayroong mga bagay na ganyan, sabi ni Sister Jasmine at ni Brother Aldrin, don't take it into your own hands the law, kumbaga, no? Let God, no? Be the one to vindicate you. Vengeance is is mine, sabi nga ng Panginoon niya. Okay? Salamat po sa pabalot na 'yan. Sino pa po? Ang susunod na nakikita ko dito si Sister Pepot. Kasi sa dati, sana natay. Kasalanan. Medyo po, choppy kayo. Kasalanan. Choppy kayo, tita. Kasalanan tayo. Baya, tama ba? Patayin ko yung ano ko. Sa mga kagamit ko. Tita, choppy po.
Ulit po. Choppy po, choppy. Diba? Ah, choppy ka. Diba? Okay na? Yan, okay na. Yan po, yan. Yeah. Diba sabi po din na ang kasalanan ng anak, kasalanan ng anak, kasalanan ng tatay. So, sa tatay, habang lumaki ang anak, yan, lapakarilang example. So, sa Pilipinas, kami tayo yung tatay na nananakit sa mga nanay, ganyan. Kaya hanggang lumalaki, mga bata nakikila. Kung anong ginagawa ng tatay nila, paglaki nila at nag-asawa, gagawin nila sa anak nila. Marami sa Pilipinas na ganun. Oh, kung ano yung nakikita ng mga bata, abang bata sila. Oo, haglak nila, nagkaya na nila. Haglak nila sa tatay nila. Diba doon sa commercial sa TV, kung ang nakita ng bata, matanda, nagagaya ng bata. Okay, kung anong nakita ng matanda, kung nakita ng bata sa matanda, ay ito'y kanyang ginagaya ng bata. Ugalihin or gagawin. Nagagaya ng bata. Nagagaya. Okay. Meron din punto ata doon, ano? Ano, Pastor, pasado ba yon yung kay Tita Pepot? Talagang... Pasadong pasado. Pasado, okay. Pasado yung pabalot nyo. Huwag gagayahin. Huwag gagayahin ang maling... ng mga magulang. Ang mali ng mga magulang na kaugalian nila, no? Okay. Kaya mahalaga yung ano, yung head of the family, no? Must be set an example to the children. Okay. Okay, ang sabi po ni Malaya, ang kanyang pabalot ay, ano yun? Huwag kang lalabas daw ng nakasaya. Kala ko nakasaya. Huwag ka daw lalabas ng mag-isa. Baka ma-rape ka. Baka ma-rape ka, kagaya ni Shekem at ni Amor. Baka sila'y masalubong mo sa daan. Okay. Kala ko yung pag na-circumcise ka, huwag kang lumabas na nakasaya. Okay. Okay, Malaya. Thank you sa pabalot mo. Mag-ingat nga naman ang kababaihan. Okay. Sa panahon pong ito, mag-ingat lang po tayo. Yung mga anak natin, continue to pray for them wherever they go. Sabi nga ng Panginoon, the blessing of the Lord will be upon them and they're getting out and coming in our houses. Continue to pray for them. Okay. Sino pa po? Okay. So, kahit po dito. Sa church natin, no? Kahit church yan, mag-ingat tayo. Dahil hindi niyo masasabi ang panahon, di ba? At saka ganun din sa pagtrato sa mga ano, sabi nga hindi mananampalataya tayo tinatawag natin sarili natin na believers. Siyempre, minsan may mga darating papasok na mga homeless sa church natin o kaya sa courtyard. O kaya kahit nagme-merge lang tayo dun sa ano, sa isang area dun sa harapan ng office. May mga time na lasing yung mga yan, sumisigaw, nagwawala. Okay. O, sabi, dapat para tayong si Jacob, huwag natin papatulan. Hindi yung gugulpihin natin. Kasi sa mata ng batas at saka sa mata ng tao, dapat tayo yung mas nakakaunawa. Kapag nanggugulo, tatawag lang tayo ng police. Pero hindi tayo maipagsagutan kasi hindi mo dapat papatulan yun kasi siyempre nga may pagkukulang nga sa isip dahil nga langu sa alak o kaya sa drugs. Tapos hindi natin sila sasaktan or ano. Unless na lang naatakihin ka. Pag inatake ka, you can defend yourself. Pero yun tayong ba, nakulitan lang tayo, sinapok natin, mali naman. Kumbaga, hindi tama yun. So tawag na lang tayo ng 911. Ano? Tawag lang ng police. Mahirap na kapag tayo yung ano, baka madyaryo tayo. Yeah, sigurado yun. Pitestahan tayo, liberal. Mahirap pa naman. Sabihin nila, lapil na sa... liberal state pa naman tayo, California. Lapil na kid, sabi niya. O kaya Church of the Nazarene, na magbugbog. Pinagbug yung homeless, kawawa na may homeless. Yung homeless. Okay, praise God. So ano po tayo? Let us be, ano... gentle as a dove, but be wise as a serpent. Amen. Amen. Sino pa po? Sir Pepo, Sister Darren. Ito, ang kamay niya, nakita ko. Yan. Sister Darren, ano pong pabalot natin? Thank you po doon sa pabalot na yon. Yung lesson po na natutunan ko, Pastor, sa part ni Dinah. Kasi si Dinah, because nangyari din siguro sa kanya yun kasi
because of her curiosity siguro na malaman yung kultura, mm-hmm, way of life ng ano ng Hebites. Hebites na yon. So yun siguro yun yung nangyari sa kanya. So ang akin pong lesson siguro curiosity out of the boundary of your faith leads to danger siguro, Pastor. Amen. So so kung ano yung faith mo na nandoon ka na, huwag ka nang lalabas, or kasi kung mapapakinggan mo pa at makikihalubilo ka pa sa iba, malamang possible na ma-deceive ka, madadala. Amen. Okay, yeah. So, even though you're curious, there you must set a boundary, ano? Yeah, there's nothing wrong with being curious, pero dapat din you must be discerning, ano? Na alam natin, sometimes there are dangers lurking. You know, the enemy is trying to hide himself, no? Na incognito, kagaya ng mga nangyari na nakita natin, na deceitfully, you know, na the enemy works as very subtle. So, ingat lang tayo. Thank you po sa pabalot na yon na kay Sister Darren. Sino pa yung nakikita ko dito? Yung mga walang picture. Pastor Bong and Bishop. Yeah, Pastor Bong Bishop and James. Nakikita ko dito, James iPad. Sana hindi iPad yung lilitaw. Okay, ayun. Si CJ, lumitaw na. Antay ko po dito, huwag basta-basta magtitiwala. So, lalo, paano ba lang nalimutan ko na? Huwag magtiwala. Huwag basta-basta magtitiwala. Lalo sa mga... Mali, mamaya na lang. Nakalimutan. Sige. Babalikan ka namin. Si ano muna, si Pastor Bong. Okay. Magkatabi kayo eh. Okay. Yeah, Pastor Bong. Sa akin, Pastor, ang kamalian ay hindi pwedeng ang kamalian ng iba na nagawa sa iyo ay hindi mo pwedeng i-correct ng another kamalian sa kamalian, lalo okay. Ng gugulo tulad ng ginawa ni Simeon at saka ni Levi. Amen. So, hindi tulad ng ginawa ng tatay nilang si Jacob na kung lang ba? Okay. Parang dito gentle lang siya. Full of wisdom dahil nga siguro sa experience niya, pinagdaanan niya. Pero itong mga anak niya, mga bata pa, masyadong aggressive. So, maaring nadala sila ng kanila. Nakamali. Nadala sila ng emotion nila. So, huwag padadala sa emotion at mas malamang na mas lalo kang malulubog ba sa kasalanan. Kasalanan. Oh. Yeah. May kasabihan sa ano eh. Yung sa Pilipino, yung ano, ang tumakbong matulin, pag natibo, malalim. So, dapat, ano, you better listen first slowly and not too quick to answer. Parang ganun, ano? Pag-isipan mo muna. Huwag kang padalos-dalos. Don't be overcome by your emotion, no? Tama nga. Sino ba yung nagsabi kanina? Dapat mapayapa yung ano mo bago ka makipag... Huwag kang mag-decision ng galit. Oh, yun. Si Sister Len. Ayun. Ni-remind niya ako. Huwag kang mag-decision ng galit. Ayun. Galing pala kay Sister Len. Okay. Salamat po sa pabalot niyo, Pastor Bong. Oh, sino pa yung walang pabalot dyan? Nakikita ko dito si... Okay. Brother Rene. Oh, nasa baba. Ito. Brother Rene, kayo po. Meron po ba tayong pabalot? Okay po natin. Hello po. Ang sa akin naman po, ano, yung pagiging tuso at
panluloko, palagi ng ang balik sa Diyos, sobra-sobra. Mm. Tapos misguided ka pa. Yun nga, papadala ka sa hinit ng ulo. Isipin natin lagi ganito. Kung nagkamali ang tao, kaya believer siya, kaya hindi. Ganunawin natin at maunawa natin. Pero kung hindi mo na kaya, para sa akin, talikuran mo na lang. Huwag ka na lang gumawa ng kahit na. Talikuran mo na lang dahil sabi nga, Panginoon ang bahay. Paghihigan ko sa revenge yung mga gano'n. So sa akin, yan ang natutunan ko. Nakita ko dun sa nabasa natin na yung panlaloko, kung di mo alam, nagagaya ka ng mga anak-anak mo. Tapos siyempre, yung generation na yan, mas sila aggressive kasi yung mga bata. Tapos bandang huli, ando ng pag-isisi lahat ng damay. Kaya magandang makita natin dyan na ano man ang gawin natin, lalo na kung masama, sobrang sama ang balik. Kung gumawa tayo ng mabuti, sobrang mabuti rin ang balik. Mm-hmm. Thank you. Mabuhay po kayo. Chief PNP. Nakamute po kayo, Pastor Bert. Kung ano po yung tinanim mo, siya yung anihin mo. Okay, tama po yun. No? Praise God. Okay, salamat po sa pabawon na yan at nakakabusog. No? O ngayon, balikan natin. Sino pang di nakapagano? Okay. Sister Mini. Nakikita ko Sister Mini. Sister Mini, yan ay kung hindi na naglalakbay sa kalawakan. Ay, gising pa. Ayun. Magandang gabi po. Sister Mini, kung meron po kayong pabalot o pabawon sa mga classmate natin. Nakamute ka lang. Muntik na akong maglakbay sa kalawakan. At tama yung background mo, kalawakan talaga. Copy paste. ang tawag dito, pwede magpas. ano man sabihin ko? Pass mo na ako. Okay. Pass mo na. Si Mini. Pass mo. Okay, katabi niyo si Pastor James. Ay, si Mr. Raimundo. Huwag kang magpapas, James, ha? Kapapas mo lang. Oh, ikaw na lang ata yung tsaka Sister Mini. I don't know kung meron pa. Yun, yung walang mabuting yung ano ba yun? Nabulak. yung pag-iiganti, walang maibubungang mabuti. Wala siya ibubungang mabuti, but rather magagawa naman yun sa pag-uusap o mabuting pag-usap. So yung pag-iganti ay walang mabuting ibubunga. Okay. Walang mabuting ibubunga ang pag-iganti. Okay. Parang doon nata pumupunta yung usapan natin, mga pabalot. Okay, thank you Mr. Raimundo sa pabalot na yan. Okay, sino pa? Wala na? Ilan ba tayo? Pastor, may dadak. Oh, Sister Pe. Ako yung makipag-deal na business, make sure na kayo hidden agenda para lang close yung deal. Ulitin, ulitin nyo po. Kung makipag-deal business, huwag kayo parang hidden agenda. Okay lahat condition. Para yung mayos. Kung magpag-deal sa business, ang kondisyon? Huwag kayo magkaroon ng hidden agenda. Yung pag-mukot. Dapat walang hidden agenda. Oo. Open lahat. Sure. Mag-business. Hindi ko nakuha yung uli. I-open nyo lahat. Hidden nyo lahat.
pag-usapan nyo para mag-open ng successful business. Success. Success ng business. Okay. Pero, pag sabi niya, walang hidden agenda, that means walang walang daya. Okay. Malinaw. Transparent, kumbaga, no? Okay. So in dealing or making a transaction, you must be clear. Clear. Make it clear. Okay. Yeah, okay. Mm-hmm. Walang sabit, walang mga nakatagong mga kagaya nung transaction ni na Jacob, yung mga anak niya, tsaka yung pareho sila may agenda. Okay, so it's not a successful transaction. So upang maging mapagpala yung transaction nyo, sabi ni Tita Pepot, dapat lay down all your cards, walang nakatago, Yeah. Okay. Maganda yan sa mga Kristiyano na kapag tayo nakipag kalakalan, anumang klase ito, dapat tayo ay maging tapat, no? And I believe na the Lord will bless us. Okay, Pastor, sino pa po? Sister? Pastor, dapat may plan B ka pa din, tsaka C. Plan B and? Plan C. Kung hindi umubra yung plan A mo, kamo? Mm-hmm. Okay. Dapat meron kasi daw kayong... Hindi lahat ng transaction mangyayari based doon sa gusto mo. So dapat meron kang ABC. ABC. Anong gusto mong sabihin doon, Sister Len? Kapag nag-fail yung isa, meron kang reserva, ganun? Apo, other options? Option. Okay. Ay, pero sa Panginoon, meron ba tayong plan B or isa lang yung plan ng Panginoon? What do you think? Maraming plan ng Panginoon. Maraming ABC din yun. Kasi tayo, lumili ko eh. Okay. Got you. Nakarating pa rin, kailangan pa rin tayo makarating sa dapat natin puntahan. Diba? Ang Panginoon ay maraming options way out. Paraan, maraming paraan. Marami siyang paraan na way out. Maraming paraan. Para ibalik ka sa kanya. Pero isa lang talaga ang plano niya. Kasi ang Panginoon ay perfect eh. Kumbaga, isipin niyo, kapag ang Panginoon natin may plan B, plan C, plan D, ibig sabihin indecisive 'yun. Hindi siya tutugma doon sa pagiging Panginoon niya. Since Panginoon siya, perfect. Alam niya yung plan niya. Isa lang ang plano niya talaga. Lahat tayo maligtas. Ngayon, sa kakulitan natin, may kanya-kanya tayong mga dahilan sa buhay. So, marami rin siyang option sa ibibigay sa'yo para ibalik ka sa kanya. Ganun lang yan. Pero isa lang talaga yung plano niya. Mananaig pa rin yung plano ng Panginoon, no? Yes, yun talaga yung plano niya. Yun ang plano niya. Pagmamahal pa rin sa atin. Okay, sabi nga, man has a lot of plans and yet the Lord is the one who execute, Amen. Yeah, okay. Salamat po si Sister Len sa babaw na yan. O sino pa? Si Sister Nini. Hahabol po pa ba kayo, Sister Nini? Pass na muna. Okay, kumpleto na po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagpapagal at sa inyong panahon na sana patuloy tayo, huwag tayong magsawang mag-aral sa salita ng Panginoon sapagkat ito ay nagbibigay ng pag-asa at buhay. Amen. At tayo lalago at lalakas sa ating pananampalataya. Magandang gabi po sa inyong lahat at magsasara na yung telon. Manalangin tayo. Ayun na po. Ako na pong magpapangwakas sa panalangin. Heavenly Father, we worship you, we love you, we praise you. At if there's anything in our hearts na mali, ituwid niyo, Panginoon, na tumingi kami ng tawad at patawarin. Okay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na amin. Wala kaming COVID-19, malaya kami, masaya kami sa simbahan, maundad ng buhay at nakakatulong kami sa iba.
Salamat Panginoon sa gabi na to, tinuruan niyo kami ng madaming wisdom. Aming take away, natuto kami sa buhay ni Dina, ni Jacob, ni Simeon, ni Levi, ng mga Hivites na naging ito ay magandang example sa amin na hindi namin gayahin at yung iba naman ay gayahin. Kayo po ang talagang pangunahing nagbibigay ng karunungan sa amin. May apply po namin nawa ito sa buhay namin sa pang-araw-araw. Yes, palayan niyo po kami in Jesus' name. Amen. 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 Alright, amen. So picture muna tayo. Last picture muna tayo. Last picture. Sister Len, wala siyang camera eh. Nagaano po 'yun, makakat yung mag-fluctuate yung aking power ng Yan Sister Rainy, ayan nakikita ko na Sister Rainy. Okay. Si Jaja. Okay. Jaja. Oh, Jaja, nandiyan si Jaja. Si Anaya, wala ba si Anaya? Natutulog na. Tulog na si Anaya. Tulog na po. Kanina nakita ko, nakayakap na, tulog na eh. Okay, 1, 2, 3, smile. There you go. Okay. Uh-huh. At,